Okay. So, the first step kung mag-a-apply sa 5-1 talk to be an ESL teacher is mag-fill up ng online application form and the phone interview. Okay? So, inisang step ko na lang siya actually kasi it's very simple lang din naman, especially the online application form. I'm just going to give you some tips na importante when it comes to applying online when it comes to filling up online application forms. And this is not just applicable for 5-1 Talk, syempre sa ibang companies rin. This will really be helpful. So first things first, syempre nandiyan yung mga information mo. Just remember and ensure that, of course, your mobile number, your email address are all active. So yung ilalagay mo doon, hindi yung parang niluma na ng panahon or mga 5 years na hindi na loadan. So hindi na active yung SIM mo. Kasi yun yung way nila to reach out to you. Okay? So for 5-1 Talk, and I think for other companies din naman, but remember, for 5-1 Talk, talagang one way of reaching out to applicants aside from calling them and for texting and emailing is through Skype. Okay? So you should have an active Skype account then. Okay? So make sure na nakalagay siya doon. Or meron ka na talaga. And also kailangan din na you should have an updated resume. Okay? So yun yung importante. All right? Okay. So for 5-1 Talk, I think na you have to be a college graduate. I think talagang ano siya, requirement nila yon. So yun yung isang importante din na malaman. Okay. All right. So tatanungin ka nila doon sa online application form. So before you decide to apply for 5-1 to, kasi medyo mabilis lang din sila mag-process. So I think you better prepare yung mga kailangan. So kailangan mo nang alamin mo ano yung kailangan nila na internet connection, yung stuff like that, kasi home base siya. Okay? So yon. Okay. So yun yung sa online application form. Okay, once you've filled up and submitted the online application form, mag-wait ka. Bantay-bantayan mo yung Skype mo or yung phone mo, your phone mo. Kasi they will reach out to you mga in a day or two. Kasi ako, pagka-fill out ko parang the next day, naka-receive na ako ng call. Pero the first call na, di ba, hindi ko na ano, I wasn't able to answer yung first call nila. Kasi parang isang set lang and parang hindi ko hawak yung phone ko at that time. Okay? So I've texted na, "I'm sorry, I wasn't able to answer your call, can you call me again?" Ganyan. "Or do you want me to call you?" Ganyan. So, nag-reply naman sila na, "Can you give me your preferred phone interview time?" Ganyan. So, yon. So, ano na kami, nag-communicate na kami nung HR through that. Kung anong oras. Okay. So, now, punta na tayo dun sa phone interview. Ano yung do's and don'ts. Okay? So, phone interview, first things first. Kung nakipag-set ka ng appointment sa kanila, tandaan mo kung anong oras ka talaga nakipag-set. Why? Kasi punctual ang mga HR or yung talagang recruiters, yung nasa recruitment team ng 5-1 Talk. So, kung anong oras talaga yon, as in Honda, talagang mag-ano sila, talagang tatawag sila. Doon sa experience ko, okay? So, before ka mag-phone interview, you need to find a good location or you need to find a good spot sa bahay mo or kung nasaan ka man. Kung nahihiya ka na, kasi it would be a video call. It would be a video call. So kung nahihiya ka, pero sa tingin ko dapat hindi ka nahihiya. So you need to find a good spot. Of course, for the phone interview, kung merong white wall lang, as in plain lang na white wall sa likod mo, that would be better. Okay, so dun ka pumwesto and walang ibang unnecessary sound.
na maririnig. Okay. Tapos, when you do the phone interview, okay, you have to be all smiles, of course. And, syempre, when it comes to sa suot mo, remember, you're applying for a job. And, yung job na yon is, hindi naman yung, hindi lang siya yung simpleng kung ano dyan. Teacher siya. So, we need to dress accordingly, appropriately, and of course, syempre yung decent. Wala yung sana, wala yung mga sleeveless, and yung mga mabababang neckline, yon, yung mga damit na ganyan. So, maayos. Tapos, when you answer the call, straight English. Kasi, ESL teacher eh. So, straight English. Bonggahan mo na talaga. Okay. Afterwards, kailangan all smiles ka. All smiles and be energetic. Yun. Be energetic. Have fun. Why? Kasi, of course, sa 5-1 talk, you will be teaching young as in young kids. Mga 4 years old, 5 years old, ganyan. So, syempre, kailangan jolly, di ba? Energetic. Masaya tayo. You need to get the attention of the kids. So, yun yung isang titingnan doon. Okay? So, dapat makita sa'yo yun. Pwede kang one possible question pagdating dun sa phone interview is bibigyan ka ng chance to tell something about yourself. Okay, sa case ko kasi sabi ko nga wala pa akong experience doon. So tinanong naman nila ako, may experience ka na when it comes to teaching noon? Sinabi kong ganun. Sinabi ko talaga na wala pero kailangan mo silang i-lead, i-focus yung pagsabi mo ng something about yourself doon sa gusto nilang papuntahan, which is ano ba na hindi ako experience but I love kids, ganyan ako eh, I love kids and I can easily deal with kids, I play with kids, yung mga ganyan. So yun yung mga ganung stuff. At saka yun, kung katulad ko sa case ko, yung career ko, hindi talaga siya dun sa area ng ESL, sinabi ko lang, parang sinight ko lang yung experience ko, work experience ko, as in parang mabilis lang, pero mas nag-focus ako dun sa ESL. So ano ba yung mga experience na pwede kong ma-share pagdating doon? Like, although wala akong formal minention ko na although I haven't taught talagang formal schooling sa mga bata or sa ESL na area, meron akong units in college, ganyan, na pang basic education, yon sinabi ko siya. So, yon. So, kung kayo, wala man din kayong ganong big, kunyari, talagang new kayo, wala kayo talaga sa education. So, I think, pag-isipan lang kung paano na, ano yung experience mo pagdating sa bata, pwedeng nag-Sunday school teacher ka. Pwedeng nag-Sunday school teacher ka, and dun sa Sunday school class na yon, you've been handling 3 years old, 4 years old. Yung mga ganon. Or pwedeng, mommy ako, meron akong 5 kids na ganito. And ako talaga yung nagtuturo sa kanila. So, yon, yung ganong stuff. So, kailangan makita nila na may kakayanan ka na magturo kahit wala kang experience or formal experience dun sa area na yon. Okay? So, yon. Yun lang naman siguro yung mga, okay. And itatanong din nila yung technical requirements mo. So, meaning, ano yung computer na gamit mo? Ano yung internet connection mo? Is it wired? Kasi ang requirement ng 5-1 talk is wired talaga. So, ano siya? Hindi lang siya natatapos sa wired. PLDT ba siya? Globe ba siya? And if PLDT siya, fiber ba siya? Yun. So you have to be ready. At saka kung ano, ilang Mbps, yan. So, yun na ma-expect mo na tanong na sa kanila. Kasi more on checking siya if kaya. Kaya talaga nung system mo na mag-work para dun sa ESL, dun sa 5-1 talk. Okay? So, that would cover yung online application form and yung pag-fill up ng online application form and ang phone interview. So, once you pass the online interview, they're going to schedule you for a tech check, which I will cover in my next video. So, bye-bye, teachers!